Nagtataka ba sila? O magtataka pa po ba tayo, mga kababayan ko? Na kung saan? Na kung saan? Umuunti na po. Kumukunti na. Kumukunti na ang gustong kumalaban kay President BBM. Ha? Kumukunti na po. Or dati pa, panahon ni Pangulong Digong eh. Umunti talaga yung minority. And tingnan nyo po ito. Ha? Possible daw po, mga kababayan. Dadalawa na lang. In the Senate, there will really be a super majority. The real meaning of super, it could possibly be 22 versus 2. It's really an imbalanced situation, but I will belong to a group of 2. I'm willing to belong to that group. Pimentel tsaka Riz Ontiveros. Kasi parang mag-ano talaga eh. Itong dalawa na Cayetano, eh mapupunta talaga, mga kababayan, sa majority. Plus si... tawag nito, si Cheese, kasali din po doon sa majority, mga kababayan ko. Parang ano dito, isipin natin. Kung ganito po, mga kababayan, na halos kakampi na, kasi sa Unity, ang dami pong nakapasok eh. Diba? Ang dami pong nakapasok sa Unity. Villar, Legarda, Padilla, si Jinggoy, sino pa? Yung mga nakapasok na from Unity, Gatchalian, Subiri. Then, sino pa yung mga ano, nanalo, mga kababayan? Nandyan si Tulpo. Yan, si Ontiveros. Alam na natin kung saan yun. Si JB. Wala namang problema kay JB. Talagang kakampi naman po yan. Simulat sa poll. Dahil ano ba partido ni JB, mga kababayan? Kung doon nagkakamali, ano rin yan eh. Person ng masang Pilipino din naman si JB yata. Check ko, para hindi ako ma-fake news. Sasabihin, fake news na naman tayo. JB Ejercito Party. National People's Coalition pala siya. Okay. Salamat sa correction, Google. Pero at least dito po, makikita natin, mga kababayan, kung ano man yung mga legislative agenda o President Bongbong Marcos, eh madali lamang po ipasa. Madali lamang po palusutin. And sana, pambihira, ayoko talaga matuloy itong ano. Huwag muna yung divorce na yan. Unahin muna natin yung suporta or sustento para sa mga bata na magiging biktima or apektado ng paghihiwalay ng kanilang magulang. Saka na yung divorce na yan. Doon muna secure muna natin kung anong possible na kinabukasan ng mga bata. Bago natin ano yun yung mga magulang nila na gustong mag number 2, number 3 or gumawa siguro gumawa ng collection paramihan ng maaasawa dahil din sa dami ng siguro ng pera nila or sa kakayahan po nila ng bumuhay ng pamilya. Hindi naman po sa dinadowngrade ko ah. So par galing din naman po ako sa broken family po, mga kababayan. Pero sana yun po. Unahin muna natin bago yung divorce bill nyo. Ontiveros, Padilla, Rapi Tulpo. Unahin muna natin yung kay Paul Daza. Paul Daza o Raul Daza. Na dapat po, mga kababayan, ng Congress naman yun, iunahin po yung sustento para sa mga bata na magiging biktima or apektado ng paghihiwalay po ng magulang, ng nanay tsaka ng tatay po nila. I-secure po muna natin ang kanilang kinabukasan. I-secure po muna natin ang hinaharap po nila sa lahat ng mga bagay na kanilang pangangailangan. At isa na po dyan ang financial. Bago po natin i-approve yung divorce na yan. Doon po muna. Unahin po natin ang kapakanan ng mga kabataan.